Gusto mo na bang mag-umpisang mag-negosyo? Ngayon mismo. Alam kong marami sa atin na ang sinasabi ay pera na lang ang kulang bago mag-start mag-business. Kaya naman, alam mo bang pwede kang mag-start mag-negosyo nang walang puhunang pera? As in, zero money. At kaya, hindi ka rin nakakapag-umpisa ngayon ay dahil kulang ka pa sa knowledge at ideas upang gawin ito. So bibigyan kita ng mga negosyong pwede mong umpisahan ngayon. Number 1, pagbenta ng mga pre-loved items. Ang ibig sabihin lang nito ay pagbenta ng mga bagay na pag-aari mo na maaaring matagal mo nang binili at di mo naman ginagamit. Bukod pa doon ay maganda pa naman ang kondisyon. So imbis na pampasikip lang yan sa bahay mo at nakatambak lang sa bodega, baka naman pwede mo nang ibenta ang mga yan at i-convert sa pera. Pero teka, Mang Johnny, estudyante pa lang ako ngayon. O di kaya naman ay isa akong tao na hindi magastos talaga. Ngayon, ang pwede mong gawin ay tanungin ang mga kasama mo sa bahay o mga kakilala mo kung may mga gamit sila na hindi na nila ginagamit at willing naman silang ibenta. So maaring mga lumang libro yan, mga damit, mga sapatos, mga laruan, etc. So ito talaga, walang kapuhu-puhunan ni hindi mo pa nga kailangang pag-aari mo. Kaya tanungin mo na ang tatay mo. Baka meron siyang mga lumang maong pants o lumang gitara na buo pa naman. Baka rin ang nanay mo ay may mga lumang dress, mga bags, mga accessories or sandals. O di kaya naman ay yung kuya mo ay may mga lumang rubber shoes. O di kaya ay mga lumang gadgets. Ngayon, saan ko naman ito pwedeng ibenta? Madali lang yan. Pwede mong ibenta yan sa number 1, online. Number 2, ng actual. So sa online, pwede mo nang i-alok ang mga pre-love items mo sa Facebook profile mo mismo or sa Instagram mo. Sa Facebook Marketplace, pwede rin yan. Or pwede ka rin mag-set up ng mga sariling Facebook page or Instagram page nito. Isa pang diskarte ay pagbenta sa mga groups na interested sa mga items na inaalok mo. Isa pang way ay ang pagbibenta sa mga apps gaya ng Carousel or sa Shopee. Basta i-indicate mo lang na pre-love items yan at kung ano ang condition. So lahat yan libre, walang gastos. Pero kung gusto mo namang wala kang kalabang ibang... Everything I did for him and no matter what, nothing was ever good enough. Sellers, pwede kang gumawa ng sarili mong website sa pamamagitan ng Shopify. Pero pwede mo itong gawin once patok na yung negosyo mo. Doon naman sa actual, pwede mong ibenta ito sa mga kakilala mo lang rin. Maring mga kaklase mo, kaibigan mo, mga kapitbahay mo. Pwede mag-meet up kayo sa isang lugar or pwedeng garage sale sa mismong bahay nyo. So in short, maraming paraan kung gusto mo talagang ibenta ang mga free love items mo. In fact, meron akong kaklase nung college na mahilig gumawa ng mga artsy na items. Yung para mga scrapbooks, mga bookmarks, mga designs. Yung para nakita mo sa Papi Mel Rotina business. Ganun yung mga binibenta niya. So habang nag-aaral kami, ay sideline niya na yun. Hanggang sa business na niya ito ngayon. At paminsan, nakikita ko yung business niya na naka-sponsored post sa FB. Ang ginawa niya noon, una ay mga gamit lang sa bahay. Mga lumang notebook, art paper, band paper, etc. Kumbaga, recycled items. Tapos hanggang sa lumago na ito at binalik lang niya ulit yung kinita niya doon sa business upang makabili pa ng mga bagong materials na pwede rin ulit ibenta. Number 2, pagbenta ng skills o services mo. So itong negosyo na ito, ang magiging puhunan mo lang ay yung kung anong alam mong gawin, kung ano ang napag-aralan mo, or kung ano ang skill set na meron ka, or kung ano ang trabaho mo ngayon. So maaring magaling ka sa mga graphic design. So dito, pwede ka nang mag-start ng sarili mong business na ikaw na ang magdi-design sa mga bagay-bagay. Pwede sa mga logo ng kumpanya, sa mga t-shirt yan,
or sa mga jersey sa basketball, etc. Pwede mong i-alok yan sa ibang tao or sa mga kakilala mo rin. Pwede rin sa online. Or paano kung magaling kang magsulat? So dito, pwede mong i-alok na service ay ang paggawa ng mga articles or paggawa ng mga stories para sa ibang tao. Pwede mong i-alok ito sa mga freelancing websites gaya ng Upwork.com or Fiverr.com. Malaki din ang kita sa ganito, lalo na kung ikaw yung gagawa ng articles sa ibang website, mga blogs or sa ibang kumpanya. Or kung magiging ghostwriter ka para sa mga libro. Pwede rin ikaw mismo ang magsulat at maging author at ibenta ito through online. Pwede rin magaling ka sa programming. So ikaw, pwede mong i-alok ito sa ibang tao. O pwedeng ikaw na rin mismo ang mag-develop ng sarili mong website or app na nakikita rin ng pera. Pwede rin magaling kang mag-edit ng mga pictures or sa Photoshop. Pwede mo rin pagkakitaan yan. May mga kakilala rin ako ng mga engineer o mga architect na nagkakaroon ng side income sa pag-alok ng skills nila o service nila sa ibang mga projects. Comment below yung mga engineer o mga architect na ganun. O di ka naman ay napakahusay mo sa larangan mo at pwede ka nang maging consultant or coach. Malaki din ang kita sa ganito kasi expert ka na. So itong mga nabanggit ko ay example lamang at hindi ito ang lahat ng skills o services na pwede mong pagkakitaan ngayon. Kaya magandang gawin mo ngayon ay kumuha ka ng papel at ballpen at isulat mo ang mga skills na meron ka at isipin mong maigi kung paano ka magkaka-business o kikita ng pera gamit ang mga skills na meron ako ngayon. Kung bagong viewer ka sa channel na ito, please subscribe and hit the bell button upang hindi mo ma-miss out ang mga bagong negosyo videos natin gaya nito. Thank you! Number 3, pagiging middleman. So sa business na ganito, ang puhunan mo ay laway lang. Pwede rin kung gaano kalawak ang iyong network or impluensya sa ibang tao. Kumbaga, dito parang ikaw yung tulay para makatawid ang isang sasakyan from point A to point B. Sa ibang term din, ikaw yung tiga-refer. Kung halimbawa, ang isang kaibigan mo ay nagbebenta ng bahay niya, so ikaw ang maghahanap ng mga potential na buyer, so parang isa kang real estate agent. So ikaw yung tulay para maibenta ng kaibigan mo ang bahay niya. At yung buyer naman ay para magkaroon ng sarili niyang bahay. Siyempre, sa ganoong proseso, may commission ka or cut sa benta. So for example lang, naibenta ng 1 million pesos. So sa 3% na lang yan, ay meron ka ng 30,000 pesos. Walang kapuhu-puhunan, kundi laway. Pakikipag-negotiate at pakikipag-usap sa mga buyer. Kung hindi bumili, edi hindi. Move on. Next potential buyer naman. Kaya yung iba rin ay nagiging mga financial advisor or consultant, mga nagbibenta ng mga insurance or mga benefits sa ibang tao. So once makabenta sila ng insurance or ng kung anumang product ng company nila, bibigyan din sila ng commission once mag-enroll ang customer. At itong commission na ito ay ang income mo kada buwan dahil nagbabayad ang client mo every quarterly or every month. May mga kakilala rin akong nag-quit na sa trabaho after makakuha ng maraming client. Dahil bukod sa may monthly income ka, ay hawak mo pa ang oras mo. Yung ganitong business din, kasi kahit di ka muna mag-quit sa work mo, pwede mong gawing sideline. Yung iba naman ay naging affiliate sa mga products online. So yung mga nakikita nyong link sa comment section sa mga YouTube or Facebook, kadalasan yan mga affiliate links yan na pag-clinic mo ay maaaring nagbibenta ng isang produkto. At once bumili ka, ay kikita yung naglagay ng affiliate link. Ganito rin ang sistema sa dropshipping model ng business. Although dito, need mo rin ng money para sa pagbili ng products, pero hanggang walang bumibili sa'yo ng product, ay hindi ka rin bibili sa supplier. Bukod sa hindi mo nahawak ang product, hindi mo rin makikita ito ng actual na i-deliver sa customer mo. Kaya malaki rin ang kinikita ng mga dropshipper ay dahil malaki ang mga patong nila sa mga produktong galing sa mga supplier na usually ay nasa China.
Okay? Sa ganitong business, kailangan mong ma-maximize yung communication skills mo, marketing skills, negotiating skills, or selling skills. In summary, itong negosyong walang puhunan. Number 1, pagbenta ng mga free lab items. Number 2, pagbenta ng skills or services mo. Number 3, pagiging middleman. Maraming salamat sa panonood nito. Kung natuto ka, ay dapat kang mag-subscribe at pakiclick na rin ang bell upang ma-notify ka pa sa mga susunod pang mga videos. Pakishare na lang rin sa mga kaibigan natin gustong matuto at yumaman. Thank you and God bless.